Magandang araw mga katalkers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa ating YouTube channel na Talking Toshi TV. Hello mga kadabar cards, amusta po kayo? Pag-usapan po natin ang panibagong baksa dito tayo sa usapang 90s. Naku, marami makaka-relate sa atin dito mga dabar cards. Kasi ito yung taon na kinalakhan natin, ano? Yung medyo nagdadalaga at binata tayo. Ewan ko doon sa mga... Ewan ko sa iba, no? Siguro... Majority na makaka-relate dito sa ating pag-uusapan. Dahil, actually, itong pag-uusapan natin na to, itong bandang ito, no? Nag-guest na rin sa Eat Bulaga, okay? Kamakailan, para i-promote yung kanilang reunion concert. At ito'y walang iba kundi ang River Maya. Wow. How nostalgic, ano? River Maya. Okay? Yan eh, naku, magkakabukuhan ng ano rito, ng edad. Okay? Basta River Maya. Okay, naabutan ko 'yan. Amunado naman ako, pero kasi nabuhay ako nung mga yung kasagsagan ng kabinataan natin. Diyan nahulog o diyan sa panahon na 'yan, sa mga panahon ng banda, no? Okay? Ayun. So, kukuwentuhan natin ng magkukuwentuhan tayo ngayon, magkaka-sharean tayo ng mga experiences noong 90s. Okay, mga batang 90s. Ayun. Okay. So, itong si River Maya, magkakaroon ng reunion concert. Mamaya bibigay ko yung detalye sa inyo, no? Pero kamakailan kasi, 'di ba, nag-guest ang River Maya para i-promote nila yung kanilang reunion concert, no? Okay. At marami ang natuwa. Okay, marami ang natuwa sa kanilang pagbabalik at sa kanilang reunion concert. Sila si yung mga miyembro ng River Maya, si Bamboo Manyalak. Of course, ano? Yan ang original. Mahaba pa buhok niya noon. Hindi pa siya kalbo noon, ano? Okay. Si Nathan Asarcon, si Mark Escueta. Si Mark Escueta, mga kababayan, asawa ni Julina Magdangal, ano? At syempre si Rico Blanco, no? Sila-sila yung mga magpa-participate, mangunguna sa reunion concert na magaganap sa February 17. Okay, ayan, sabi ko na tuloy yung petsa, no? Sa February 17 yan, ano? Okay. Suriin lang natin itong interview ni Miss Carissa Alcantara ng Manila Bulletin. Maraming salamat at ininterview mo, no? Ininterview mo ang River Maya sa kanilang rehearsal, no? Si Miss Carissa Alcantara ng Manila Bulletin, naglabas siya ng artikulo tungkol dito sa River Maya reunion concert noong January 13, 2024. Re-reactan lang po natin ito sa kanya po itong article na ito. Okay. So, ine-expect ba natin na ang River Maya pagkatapos nitong reunion concert na ito ay magkakaroon ng bubuo sila ng panibagong album? Ang sagot ni Bamboo, ito lang yung focus namin ngayon or right now. So, malabo, ano? Mas ang focus lang nila ngayon is yung reunion concert. Okay? Ang River Maya po ay naging sikat sa mga hits na Ulan. Okay? Kung natatandaan nyo pa yung mga kantang yan, ano? Okay? Ulan. Nako, eto. Talaga namang 214, no? Ang hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin kung ano ibig sabihin ng 214, ano? Pero ako alam ko, siguro ang 214 is yung first line ng 214. Am I real? No? Ayan. So, 214. Hinahanap-hanap kita. Ako, napakarami na ng versions nito, no? Yung LSE at awit o awit ng kabataan. Okay? Ayan. So, ano ba raw yung mga ine-expect natin na
sa concert, okay? Para sa kanila ba? Para dun sa bumubuo na River Maya, eh, ano ba to para sa kanila? Anong importance nito? Okay? So, tinanong sila ni Miss Carissa Alcantara. Ito ang mga sagot nila. Para kay Bamboo, the concert is like giving thanks to all the fans who supported them throughout their years together. Okay. This resolves the unfinished business they left. And fans have been wanting this for so long. Okay, so ang feeling ni Bamboo, eh, meron silang unfinished business. Okay? Na kailangan balikan at tapusin, no? Para sa mga fans nila. Na kanilang matagal na rin kasi, no? Kasi na ang siguro kung ang Eraserheads nagkaroon ng dalawa na yatang beses sila nagre-reunion concert, ano? Why not ang River Maya? Kasabayan nila 'to, no? Kasabayan ng Eraserheads ang River Maya, no? Okay. Sabi naman ng asawa ni Miss Julina Magdangal, walang iba kundi si Mark Escueta. Thankful kami for that and excited kami na makita silang ulit yung mga fans, ano? Sabi naman ni Rico Blanco, okay? As a musician, talagang there's a sense of fulfillment kapag magagaling yung kasama mo. Okay? It's the chemistry we have. Pakinggan nyo to, no? It's the chemistry we have. It's like they are making me sound better, no? Ibig sabihin, hindi kumukupas yung kanilang samahan, yung chemistry nila sa pagtugtog, sa paggawa ng music, no? Nandun pa rin kahit nagkaroon na sila ng after all of these years, kahit umidad na sila. Okay? Napalagay ko eh, kasing edad ko tong mga batang 90s na to, kasing edad natin siguro sila. Okay? Yan ang sabi ni Rico Blanco. Okay. So ano bang concert type? Ano may expect ng mga fans na tipo, uri ng concert? Okay? More or less daw, no? Sabi ni Nathan Asarcon yata ito, no? Okay. They want to make the concert fun and nostalgic. Okay? As much as possible. Of course, kasi balik tanaw yun. So, expect natin na nostalgic yun, ano? Okay. Ayan, makikita nyo sa inyong mga screens yung mga ilang eksena doon sa pag-guest nila, pagbisita nila sa EAT or sa Itbulaga, ano? Okay. Ako nasayahan ako dahil biruin mo, no? Si Bamboo nag-guest sa Itbulaga, eh alam naman natin si Bamboo, although wala naman siya kontrata sa Channel 2 or sa ABS-CBN, pero kasi madalas natin nakikita si Bamboo sa ABS-CBN, yung The Voice, ano? Biruin mo, nandiyan sa nag-guest siya sa ano, sa or nag-guest sila sa Itbulaga, no? So who would have thought, no? Okay. So River Maya ay magkakaroon ng reunion concert. Mamaya bibigay ko sa inyo yung detalye, no? Okay. Yan. Basa-basa muna tayo ng mga comments kasi marami ang natuwa, no? Comments from the netizens mula dito sa ating mga kaibigang mga ka-legit Dabber Cads. Okay? Ang tunay na River Maya nag-perform sa tunay na Itbulaga. Yan. Okay? Okay, meron pa rito. Kita sa mga mata at performance ni Bamboo doon sa EB stage, ano? Kung gaano siya kasayang mabuo muli ang banda nila after a long time. Yan, ako. Oh, ito pa na, ito naman, meron pa. Great to see Bamboo on the EB stage again. And best wishes, River Maya, sa parating ninyong concert. Okay. Sabi naman itong isa pang netizens, wow! Ang saya-saya naman. Saya-saya na buo na ulit ang paborito kong banda of all times. Teary-eyed.
naiyak pa siya, no? Oh, kasi siyempre, alam mo naman pag reunion, no? Okay, tapos mababalikan mo pa yung mga nakaraan mo. Okay? Yan. Sobra saya talaga, grabe. Sarap ng tanghalian kanina. Well, nung panahon na yun, ano? Thank you, Eat Bulaga. Thank you, River Maya, for making this possible. Ayan. So, yan yung ilan sa mga comments ng ating mga legit Dabarkads na nakapanood nung performance ng River Maya nung nag-guest sila sa Eat Bulaga stage or sa Eat Bulaga, no? Okay. So, kung babalikan ninyo yung mga kabataan ninyo, natin pala, hindi ako exempted. Yan, mga, ano yan, mga panahong high school yan eh. Ako, panahon ko high school yan. No? O yan, sige, labas nyo na yung calculator nyo at computer nyo na yung edad namin. Okay? Hindi, pero masaya yun, yung panahong yun, ano, sa amin. Kasi panahon ng, ano yan eh, pagiging teenager, ano? So, masaya yung mga days na yun, ano? So, mga pinagkakaabalahan namin nun, ano? Yan, mga, sagsagan ng labasan ng mga banda, yan. Una-una na dyan, Eraserheads, River Maya. Well, Side A, nandun na dati pa, no? Papatuloy sila nun, ano? So, sumabay sila. Sumabay na rin ang True Faith niyan, ano? Kung dami. Yung mga banda na yan, meron akong cassette tape niyan. Hindi ko na nga alam kung saan ko nilagay ngayon dahil nawawala ngayon yun, eh. Naku, may halaga na siguro yan. Unang-unang album na River Maya, meron akong cassette tape. May kulay brown, ano? Ayan, yung makikita ninyo sa screen ninyo. Okay? Ayan. Hanggang ano yan? Hanggang third year ba yan? Fourth year? Oo, uso pa no. Tapos sumabay ngayon itong mga iba namang banda. 90s din, yung boy bands, ano? Ayan, yung mga NSYNC, Backstreet Boys. Ayan, yan ang mga 90s, ano? Yung mga masarap balikan, mga kababayan, ano? At alam ko marami makaka-relate dito sa kuno-kwento kong ito. Lalo na dito sa bandang ito, River Maya, no? Of course, there are other bands, ano? Yung Yano, ano? Medyo makapinoy yun na, ano? Yung tema ng kanilang music, no? Medyo sagad sa ano, malapit sa bituka ng mamamayang Pilipino, no? Okay? Marami pa, nakalimutan ko lang ngayon, ano? Pero yung mga paunahin na yan, ayan, yan ang mga pinagkakaguluhan namin dati, no? River Maya, Eraserheads, well, True Faith, no? Well, nandiyan pa yung, well, sa akin, Side A, ano? Yan, yun ang mga examples natin, ano? Okay? Kaya ng mga kinalakyan natin. So, ayan, nakakamiss balikan. At pagka kayo umaten dito sa concert na to, naku, mababalikan nyo yung mga memories, yung mga panliligaw ni ganito, mga kalokohan ninyo nung high school kayo, 90s. No? Okay? Lakwat siya. Okay? Kasi itong, alam nyo ang music, pahabang binabalikan ninyo, na pinatutugtog ninyo, no? May kaakibat, may corresponding yan na memories na babalikan ninyo. Kaya kapag halimbawa narinig niyo yung tugtog nito or kanta na ito, ganito, ganyan, mababalikan ninyo yung, ay, narinig ko yung tugtog na yan, ano, ganito ginagawa namin, ganito. Okay? Mababalikan niyo yung memories ninyo ng kabataan ninyo, no? Or kung anumang era ang nag-exist yung kanta na yun, ano? Okay, so we're talking about River Maya here, so more or less mga 90s yan, ano? Okay, sige, so much for that. Magkakakompyutan tayo ng mga edad dito, no? Okay, sige. Ito, River Maya Reunion Concert is presented by Line Nation Philippines. Line or Live Nation Philippines, either way, ano? Okay. And is slated on February 17, malapit na to, 2024 at the SMDC Festival Grounds. Okay? So, yun yung reunion concert ng River Maya.
February 17 at the SMDC Festival Grounds. Presented to you by Line or Live Nation Philippines. Yan. River Maya. The Reunion Concert. Yan. Okay, February 17 po yan, 2024. Okay, kaya lang mahal ng tickets, no? Eh, ako, sure ako hindi ako makakapanood dahil hindi ko afford ng tickets. Ayan. O, sige mga kababayan, mga batang 90s. Salamat sa pakikinig, panonood sa ating vlog ngayong araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just press the subscribe button. Lagay niyo lang po yung, ipindutin niyo lang po yung all para ma-notify kayo sa ating mga bagong mga videos na mapapanood na i-upload natin. At pati na rin po sa Facebook account po natin, Talking Toshi TV lamang po ang inyong piliin both sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po mga kababayan, mga legit Dabbercats, mga ka-River Maya. Ingat po tayo sa lahat.